Yo, what's up mga kayo? Dito naman tayo para mag-reaction video again and again. Sana huwag kayong magsasawang sumuporta. Siyempre manonood tayo sa channel ni Sa Iyong Araw. Yan, subscribe natin siya mga kayo. Solid ng mga content ng inyong mapapanood dito sa channel ni Sa Iyong Araw. At ang ating panonoodin natin ngayon, Mahal Kong Mundo, Nagsimula Na. Yan. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba yung tinutukoy niya dito. Kung ano yung nagsimula na dito sa mundong ibabaw. Yan. Sabay-sabay nating alamin. Subscribe natin, mga kayo, Sa Iyong Araw. Yan. Simulan na natin to. Total, wala na rin naman tayong inaantay pa. Let's go. Ito ating pag-uusapan. Ang isa, kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pinaka-crucial na content na akin. O may nakalagay na 666 na naman mga kayo. Tulad sa nakaraan kong video, ang ibig sabihin ng 666 sa Bible ay halimaw o demonyo. Ang gagawin ang patungkol sa one world government. Ito rin. One world government. Yan. Kung alam niyo yung balita na yon mga kayo, may mga sabi-sabi, may mga kumakalat na chismis eh, na nagsisimula na daw gumalaw yung mga taong gustong sumakop dito sa daigdig. Yung isa lang ang magiging pinuno dito sa daigdig, yun yung kanilang isinusulo ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa lahat ng panig ng daigdig. Ay kasunod sa nauna nating content patungkol sa New World Order. May mga balibalita din na Roman Catholic daw o yung mga papa ang mamumuno dito sa daigdig. Yun yung mga chismis na aking nasagap lang nito lang. Naniniwala ba kayo dun mga kayo? Let's go. Ano nga ba ito mga kaibigan? Atin itong laliman na pag-usapan. Maganda tong topic ni Sa Iyong Araw. Kung ating babasahin ang Biblia, makikita natin dito ang iba't ibang account o mga kwento patungkol sa mga leader na talaga namang gutom na sakupin ang buong mundo. Dito rin nakalagay yung tinatawag na Sunday Law. Yung araw ng pamahinga ay magiging Sunday. Kasi sa iba, di ba, Sabat, Saturday pa yung araw ng pamamahinga sa ibang religion. Pero ipapatubad sa one world government yung Sunday Law na Sunday lang talaga yung magiging araw ng pahinga. Walang magtatrabaho, walang lalabas ng bahay. Yan yung gustong ipatubad ng mga one world government. Yan. At upang mag-establish ng one world government o New World Order, ito ay nagsimula sa panahon ni Nimrod na ating mababasa sa Genesis chapter 10. Makikita natin dito ang unang establishment ng unang monarchy. Yan ba yung tori ni Babel? Yung hindi natapos yung tori ni Babel kasi hindi kagustuhan ng Panginoon na matapos yung tori na yan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinag-iba-iba niya yung lingwahe para hindi magkasundo, hindi magkaintindihan yung mga tao dun sa tori ni Babel. Yeah, sa kasaysayan ng mundo na ang leader ay walang iba kundi si Nimrod na nagtatag mga kaibigan ng syudad ng Babel na kalaunan ay tinawag na Babylon. Siya ay may ambisyon na i-centralize ang gobyerno sa buong mundo at gumawa ng isang tower na aabot hanggang langit na maghahayag ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ito isang malaking pagkakamali ni Nimrod dahil hindi niya kinilala ang ating Panginoong Diyos bilang manlalalang at pinaka-leader ng planetang Earth. Kaya naman kung ating mapapansin, si Nimrod ay naging failure sa pagpapatay ng Tower of Babel at si Nimrod ay namatay. Ganon din sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar. Kung ating mababasa ang Daniel chapter 2, nung nagkaroon ng panaginip si Haring Nebuchadnezzar, hindi niya matanggap na ang kanyang bansang Babylon ay babagsak. Kaya naman nagpatayo siya ng isang malaking imahe na nagsisimbolo na ang kapangyarihan daw ng Babylon ay mananatili magpakailanman. Yung Babylon, yun nga yung
Iraq ngayon. At alam natin ang kwento, mga kaibigan. Hindi nagtagal ay bumagsak nga ang bansang Babylon. At ganun pa rin, mga kaibigan, ang kwento. Pag may mga leader na malalakas sa kasaysayan ng ating mundo, ay gusto nang ipagkaisa ang buong sansinukob at mag-establish ng isang centralized na gobyerno na mananatili magpakailanman. Ilan sa mga sikat na mga leader sa ating kasaysayan ang sumubok, mga kaibigan, sa pagtatag ng One World Government. Isa na dito ay si Alexander the Great, Charlemagne, Napoleon Bonaparte, Kaiser Wilhelm, at nandito rin, mga kaibigan, si Stalin, Adolf Hitler, at si Mao Zedong. Sila, mga kaibigan, ang mga sikat na mga leader sa kasaysayan ng ating mundo na gumawa ng isang malaking scheme plan na pagkaisahin ang buong mundo at magkaroon ng isang centralized na gobyerno. Ngunit hindi magkakaila, mga kaibigan, na napakalaki ng role ng pagkakaroon ng isang mundong gobyerno dahil ito, mga kaibigan, ay nasa propesiya sa Biblia. Tama, nasa propesiya to sa Bible. Kung babasahin nyo lang yung Bible, magkakaroon talaga ng one world government. Yun. Kaya unti-unti na talagang nalalapit ang paggunaw, ang pagtatapos ng daigdig. Nalalapit na ang paghuhukom. At ito ay isa sa mga sinyalis na malapit na ang katapusan ng mundo. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa ating panahon ngayon, ang lahat ng mga leaders ay maya't maya ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng European Union, pagkakaroon ng mga bilateral meetings, ASEAN Summit, Euro-ASEAN Summit, at marami pang iba, ay nag-i-establish ito, mga kaibigan, ng isang gobyerno na may itatatag upang makontrol ang buong mundo. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, tila baga tayo ay papunta na doon. Kung ating makikita kasi, Galing magkalap ni sa iyong araw ng mga balita. Galing. Ang mga negosyante at ang ating gobyerno ay nagkakaisa sa isang layunin na pagkaisahin ang layunin ng pagtatag ng One World Government. Isama na rin natin dito, mga kaibigan, ang iglesia. Oo, magtatatag kalaunan, mga kaibigan, na binabanggit sa Revelation. Ang iglesia, ang church, ang state, at ang mga mayayaman ng mga tao. Lahat-lahat magsasanib versa. Tapos isa lang yung magiging pinuno talaga. Isa lang talaga sa buong, sa earth, dito sa earth, isa lang yung magiging pinuno. At yun yung susundin ng lahat-lahat. Sa kanya magagaling lahat ng utos. Kung anong gusto niyang ipatupad na bata, sa kanya magmumula lahat yun. At makakapangyarihan ng mga tao sa buong mundo ay nagkakaisa upang i-establish ang One World Government. Ito ay... Lalo ngayon, yung nangyari sa SIM card registration, yun. Halos kabisado na nila yung bawat detalye ng ating buhay. Halos lahat sa social media, ilalagay mo doon yung pangalan mo, address, edad, kung anong trabaho mo. Kaya mahirap na magtiwala ngayon sa social media, mga kayo. Halos basa na nila tayo lahat. Ay makikita natin, mga kaibigan, sa Biblia, sa libro, mga kaibigan, ng Revelation, na binabanggit dito, mga kaibigan, ng apostoluhan, na ang halimaw ay nag-a-identify, mga kaibigan, bilang ang Antichrist na nanggaling sa dagat na mayroong 7 ulo at may 10 sungay na binabanggit, mga kaibigan, sa Revelation 13 verse 1. Kung ating i-compare ito, mga kaibigan, sa vision ni Daniel, ito ay parehas lang. Yan yung nasa panaginip ni Daniel. Yan, kung napanood yung ating last reaction video, nakapanaginip doon si Daniel ng 4 na halimaw. Kung sino-sino yung mga mananakop dito sa daigdig. At ang huli nga doon na sinabi na huling mananakop dito ay yung Rome. O yung nasa Roma. Sa Revelation 13 verse 1 na mababasa rin natin sa Daniel 7 verse 16 to 24. Na ating makukonklud, mga kaibigan, na ang beast na ito o ang halimaw na ito sa pamagitan, mga kaibigan, ng maliit na sungay ay magtatatag ng isang sistema na magkukontrol sa lahat ng tao sa buong mundo na mayroon lang isang layunin upang iwala tayo sa landasin ng tunay na kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, dahil itatatag nila, mga kaibigan, ang isang gobyerno na tataliwas sa turo ng Biblia, sa turo
ng batas ng langit ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Binabanggit mga kaibigan ni Apostol Juan, sa pamamagitan ng leadership ni Satanas ay bibigyan niya mga kaibigan ng authority ang mga leaders sa buong mundo upang itatag ang isang gobyerno na kakalaban sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Dahil meron kasing dalawang klase ng gobyerno mga kaibigan. Ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos na naitatag sa 10 utos ng ating Panginoon, habang si Satanas mga kaibigan ang kanyang mga batas na tumataliwas naman sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. At kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit sa Revelation 13 verse 3 to 4 ang ruler. Balikan natin ng konti mga kayo. And kung mapapansin nyo dito sa Biblical 10 Commandments saka sa Catholic 10 Commandments, may binago na agad sila sa sinulat doon sa 10 utos. Na kung mapapansin nyo mga kayo, tinanggal na yung 2 kasi ang nakalagay sa pangalawa sa Biblical, you shall not make for yourself an idol. Tapos ginawa naman dito sa kabila, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Tapos pinaltan din nila dito yung 4, nilagay nila sa 3. Remember to keep the holy the Lord's day. Tapos nakalagay sa Biblical, remember the Sabbath day by keeping it holy. Yung Sabbath nga na sinasabi dito ay yung Sabado. So dito sa Catholic, Linggo yung araw ng pamamahinga, pero sa ibang relihiyon, Sabado. Sabado yung araw ng pamamahinga nila. Let's go. Binabanggit sa Revelation 13 verse 3 to 4. So, saka dito yung 9 saka 10, pinaghiwalay nila, pero dun sa Biblical, magkasama lang. Ang ruler mga kaibigan na ito ay makakatanggap ng papuri at pag-worship sa buong mundo na hindi alam ng mga tao. Parang ano doon, may nakatagong wordplay doon ah. Si sa iyong araw, papuri. Parang pop sa pope, papuri. Galing. Kap ng papuri at pag-worship. Parang dini niya doon, papuri. Tapos lumabas dito yung mukha ni pope. Sa buong mundo na hindi alam ng mga tao na ang winoworship na pala nila ay si Satanas at hindi ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang itinuturo niya ay taliwas sa mga alituntunin ng ating Panginoong Diyos na nakabase sa Biblia. E naman nais ng ating Panginoon na tayo ay bumalik mga kaibigan sa pagbabasa ng Biblia. Nais niya na maliwanagan tayo at makita natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit sa chapter 6 to 11 ng Revelations na sa huling mga kapanahunan ay gagamitin mga kaibigan ang pagkakaisa ng gobyerno sa kadahilanan ng climate change. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa encyclical ni Pope Francis, ang Laudato Si, ito ay bumubuo ng isang layunin na pagkaisahin ang lahat sa buong mundo, ang gobyerno, ang church at ang mga negosyante upang labanan daw ang climate change. Ngunit kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay isang trap. Hindi naman tayo against sa paglaban mga kaibigan ng ating climate change. Ngunit kung ating mapapansin, ibig sabihin ano dito, minamanipula nila yung isip ng tao na kunwari ito yung gagawin na namin para mapabuti ang daigdig, pero iba talaga yung plano nila. Ang plano talaga nila ay masakop ang buong mundo. Galing ng pagkaka-idea doon. Tayo ay dumadirect mga kaibigan sa alituntunin. Sa ayon dito sa mga nangyayaring disaster, may nasagap din akong chismis na yun nga, gawa-gawa lang daw yung malalaking disaster na nangyayari dito sa daigdig. Yan, search nyo mga kayo yung HARP, H-A-R-R-P. Yan, sila daw yung gumagawa ng mga grabbing disaster dito sa daigdig. Parang meron silang nilalagay na gamot sa ulap o mga toxic chemical para magkaroon ng malupet at grabbing disaster. Yan, gawa-gawa lang daw nila yun.
Yun ang sagap kong chismis. Tunin ng tao, hindi sa alituntunin ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang goal, mga kaibigan, ay hiwalay tayo sa pagsunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At maging, mga kaibigan, sa ating mga trabaho at sa ating negosyo, ay tayo ay makokontrol ng one world government na binabanggit, mga kaibigan, sa Revelation chapter 13. Everyone, great and small, rich and poor, free and slave, will be forced to receive the mark of the beast. Will be forced to receive the mark of the beast. Ibig sabihin, pipilitin lang maging magkaroon ng mark ng beast yung isang tao, isang nilalang dito sa daigdig para mapasunod nila. Na makikita, mga kaibigan, sa kanilang forehead at sa kanilang kamay na sumisimbolo, mga kaibigan, sa pagsunod sa mga kagustuhan ng tao. Parang ano na lang, no? Tag dun, sa pag namimili ka, may barcode. Na tumataliwas sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi tayo susunod, mga kaibigan, sa gobyerno, ay hindi tayo makakabenta at hindi rin tayo makakabili. Tama to, tama. Hindi ka pwedeng mag-grocery kapag wala kang, yun nga, yung mark, yung parang barcode. Kasi parang ang mangyayari doon, andun na lahat yung pera mo, i-scan na lang nila o i-barcode na lang nila yon. Tapos yun, automatic. Kunwari nagbili ka, mababawas na dun sa pera mo. Yung pera mo naman na nandun sa bangko. Tapos yung barcode na yun, nakakonect dun sa bangko. Tapos yun, automatic, magbabawas na yun dun. Kaya hindi ka pwedeng makabili, hindi ka pwedeng sumakay ng mga pampublikong sasakyan pag wala kang barcode. Na ang magigipit, mga kaibigan, sa huling mga kapanahunan ay ang mga tao na sumusunod sa makagustuhan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito, mga kaibigan, ang good news. Isaiah 33 verse 16, He will dwell on high. His place of defense will be the fortress of rocks. Bread will be given him. His water will be sure. Oo, mga kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo papabayaan. As long as tayo ay sumusunod sa kanyang mga kagustuhan, magiging 100% sure na tayo ay magkakaroon ng mga pagkain, na tayo ay ibibless pa rin ng ating Panginoon, na kahit na tayo ay sumusunod sa mga kagustuhan niya at hindi sumusunod sa mga kagustuhan ng tao. Ngunit kung ating mapapansin, mga kaibigan, kahit na itatag ang one world government, ay magiging failure pa rin ito. Dahil ang tunay, mga kaibigan, na one world government na magiging successful sa hinaharap ay walang iba kundi ang kingdom ng ating Panginoong Diyos. Ito lamang. Ang gobyerno na magwawakas sa lahat ng mga gobyerno sa ating mundo. Magkakaroon tayo, mga kaibigan, ng iisang Diyos, iisang hari, ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Hesukristo na siyang magtatatag ng gobyerno na mapagmahal, ang gobyerno na hindi na ginigipit ang mga mamayan, isang gobyerno na may pag-ibig sa mga tao, lalong-lalo na sa mga dukha, ang gobyerno na wala ng kahirapan, ang gobyerno na mananatili magpakailanman. Ito ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos at nais ka niya na makapiling sa gobyernong ito. Mga kaibigan, tinatanggap mo ba ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo? Hinihintay ka niya. Yeah! Yon, mga kayo, tapos na yung ating reaction video, comment. Yan, isang solid, isang makabuluhan na naman na video ang ating pinanood ngayon. Ganda ng topic na to. Talagang matatauhan ka kung anong mangyayari nga ba sa future. Sa future na. Ikaw kayo, ano sa palagay mo? Mangyayari ba yung one world government na gusto nilang mangyari o tatapusin ito ng ating Panginoon para hindi na maghirap o hindi na maggutom yung mga tao dito sa daigdig? Pero nakalagay nga sa Revelation na mangyayari talaga yon. Mangyayari at mangyayari yon. At pag nangyari yon, mangyayari na ang pagwawakas. Ang
pagwawakas ng daigdig. Yun mga kayo, kayo anong suggestion? Comment nyo sa One World Goverment. Sino nga ba talaga ang mamumuno dito sa daigdig? Siyempre, ang Diyos pa rin. Yun, mga kayo, lalagay ko yung link ng description sa baba para dire-diretso nyong mapanood itong solid na content ni sa iyong araw. Yan, basta lagi ko lang sinasabi, ilusan ng pangarap, and God bless. Peace, yo.